Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo pumuli ay tutunghay ng pagbasa para naman sa araw po ng Martes. Ang petsa, June 11, 2024. Hahanguin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 5, mga talatang 13 hanggang 16. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ang alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Sa atin pong pagbasa, sinasabi ni Jesus na ang kanyang mga alagad o ang kanyang mga tagasunod kasama ni rin ang mga palaging nasa kanyang harapan kapag siya ay nagkukursada, sinasabi niyang kayo'y asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi po mapaghihiwalay ang dalawang ito sapagkat ang asin ang tumutulong sa ilaw para lalo siyang magningas, umalab ang kanyang apoy upang siya'y makapagdulot ng liwanag, kaya hindi ito pinaghihiwalay. Asin at liwanag ng mundo ang mga taong sumusunod kay Hesukristo. Ikaw yon, ako yon, tayo yon. Talinghaga ito ng pag-angkin sa buhay mula sa Diyos at pagsasabuhay nito ayon sa kalooban ng Ama. Ang bawat pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama ay daan ng pagpapala na maihahambing sa asin bilang pangpalasa sa buhay. Mapapansin po ninyo sa ating pagbasa, sinasabi ni Jesus, ano pa ang magagawa ng asin kung siya'y mawala na ng lasa? Kundi siya'y ihahagis na lamang sa mga lansangan, sa mga daan at tatapakan ng mga tao. Ang asin ba natin sa ating kapanahunan ay totoong nawawala ng lasa? Natutunaw siya sa tubig, ngunit yung kanyang asin, yung kanyang alat ay lumilipat, sumasama sa tubig. Eh dito sa ating pagbasa, itinatapon. Ano bang ipinagkaiba ng asin natin ngayon at sa asin noon? Noon daw, ang asin ay mga mineral stone. At ang asin noon ay hindi galing sa mga dagat or produkto ng dagat, kundi ito ay nasa mga bundok na nahuhukay na mga batong may alat. Ang ginagawa ng mga tao nung unang panahon, ito'y ibinababad sa tubig upang makatas, makuha yung alat na nakabalot doon sa mga pebbles at sa mga bato. At kapag wala nang lasa yung pebbles, inihahagis na lang yun sa mga lansangan at niyuyurakan. Wala na silang silbi sapagkat tinatapakan ng mga tao. Ganon din ang Kristiyano na kapag nawala ng lasa, pampalasa sa buhay, nawawala ng kabuluhan sa tingin ng maraming tao sapagkat siya'y nagiging mga walang kwenta. Ang bawat pagsisikap na masunod ang plano ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa sambayanan, lalo na sa mga nasa sadlak pa sa matitinding pakikibaka, sa sariling kadiliman at mga nasasaktan dahil dito. Ang pagsaksi sa kagandahang loob ng Diyos ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating kapwa at nagiging malinaw na palatandaan ng presensya ng Diyos. Kaya nga dapat nagliliwanag tayo eh, nagpapasigla tayo eh, nagiging gabay yung ating liwanag sa ating kapwa. Nagpapasigla at nakahihikayat ang mga mumunting mabuting balita ng tagumpay ng pananampalataya sa ating buhay. Nagiging magandang example, huwaran tayo, pinagtutularan nila kapag nakikita nila, nariranasan nila, nasasaksihan nila yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ipinapakita nito ang posible pala ang manindigan para sa kalooban ng Ama sa harapan ng mga makabagong hadlang at hamon. Tandaan natin, ang pagsasabuhay sa kalooban ng Diyos ang pinakamataas na uri ng pagpupuri sa Kanya.
dahil hindi lamang nananatili sa labi at panalangin ang papuri, kundi matamang dumadaloy sa desisyon at gawa. Hindi na lamang ito pagtanggap sa isip, kundi pagsasabuhay na kaisa tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong si Jesus ay ilaw ng sanlibutan, yung kanyang liwanag ay dumadaloy sa atin, kaya tayo din ay nagiging liwanag at asin ng sanlibutan na kung paanong niliwanagan ng ating Panginoong Hesus, tayo naman ang magliliwanag sa iba. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.